Ayan, good evening, good morning, good afternoon, Philippines to the world. Ayan, hinahanap ko ang aking tiger kasi lumabas, hindi na nakabalik. At ang nakita ko, yung pusa na nagkalambitin dyan sa mayero kasi may kaaway. Ayan, yun, naglag, ayun, nalaglag na. Kasi nag-away na sila. Ayan, welcome to my YouTube channel, Mami Okay Ganda. At hahanapin ko muna ang aking dugi kasi... ang oras nga pala niyan is alas 3:30 ng madaling araw. Yung 3:30 ng madaling araw kasi pinalabas ko siya, hindi na nakabalik kasi naman hindi na maaring tawagin kasi bingi na at saka hindi na rin siya makakauwi pag gabi na kasi madilim at malabo na ang paningin kasi matanda na. Ayun, nadaanan ko ang aking pato na sa gitna ng daan natutulog. Aywan ko kung bakit nandyan siya. Hindi naman, ay, o nga pala, kasi yung nanay niya nasa ilalim natutulog, nagtatago kasi meron pang, meron siyang kapatid na maliliit. Ayan. Kaya nandyan siya sa gitna ng kalsada. Kalsada namin yan. Ayan. At aking patuloy muna ako maghanap. Baka nangangakit bahay na yon. Kasi hindi na makauwi. Pag gabi, pag lumabas, hindi na makauwi. Kailangan sunduin, hanapin. Ayun, nandyan nga. Hi, Tiger. Uwi na tayo, Doy. Ay na. Kasi naman, pag-araw, pwede na na palabasin ko lang siya pag-araw kasi nakakakita pa siya pag ano, may ano, malakas ang maliwanag yung talagang araw. Pag yung ganitong gabi, hindi na niya alam kung saan pabalik. Kasi nga, matanda na. Yung edad kasi niya ay 15 years old. Pag ating ibabase sa ating edad sa ating pagkatao ay siya ay 105 na. Kaya ulianin na. Yan. Mahina na kung maglakad. Minsan parang matutumba. Kasi nga mahina na. Pag, lalo na pag malayo na yung nilalakad-lakad niya. Hindi niya kasi niya alam pabalik. Kaya ayan, kailangan hanapin. Hindi mo naman pwedeng... pabayaan, hindi naman pwedeng sabihin natin, aso ka lang, wag. Kasi bago kang mag-alaga ng aso, isipin mo muna na kahit aso lang yan, eh may isip yan, nasasaktan din yan. Minsan magtatampo nga yan pag mayroon akong isang alaga, pag nanghiram ako ng tuta, tapos makakakita niyan, nako, aalis yan. O, sige, pasok, akyat, o yan, tumabi ka sa papa mo. Kaya yan, minsan yung tulog ko, pag nagising ako ng mga, kasi ano yan, kakatok yan pag gustong lumabas kasi naiihi. Kaya kailangan pag umatok, ayan. Ako'y bumalik na, at hindi naman din ako makatulog uli, edi maliligo na lang ako. Ayan, punta na lang ako doon sa paliguan. Alas 4, mahigit ng madaling araw. At yan, pagbalik ko papuntang... si Aryan ang nakita ko. Tawag sa amin yan dito sa Bisaya ay labud. Ayaw ko kung ano sa Tagalog yan. Ano yan? Minilipid? Or ano ba? Sintipid? O sintipid sa buhok yan ah. Ay nako, kahit anong pinapangalan niya, basta sa amin yan ay labud. Sabi ng nanay ko, dati, lagi kasi, marami kasi yan sa bukid talaga. Sabi ng nanay ko, pag nakakita daw kami ng ganyan, tapos nais daming patayin, wag daw magpalapit, wag daw ilapit ang mata kasi may dagta yan na kulay pula. Pag napunta raw sa mata, maari dang mabubulag. Ewan ko kung totoo o hindi. Alam mo naman, tayo mga bata sa noong panahon, matakotin sa mga magulang. Ayan. Ayan. Saan kaya papunta yan? Papabayaan ko na lang yan. Hindi ko yan gagalawin. Kasi hindi naman ako inaaway. Basta ang tawag sa amin yan ay labud. Yan. Sa Tagalog, minilipid or sintipid. Below. Comments below na lang para alam ko naman sa Tagalog kung anong Tagalog yan. Basta sa amin yan ay labud. Saan kaya pupunta yan? Yan. Andyan ako, naliligo. Maligo na lang ako kasi hindi naman ako makatulog ulit. Kaya maligo na lang. Alas, ano na yan, 4:30 ng madaling araw. Lamig. Unang buhos talaga naman, parang may ice. Pero pagka sa pangalawang buhos, hanggang sa katagalan, hindi na.
yung filmero lang, yung unang-una lang talaga ang malamig. Huwag mo nang pansinin nyo, huwag nyo na lang pong pansinin ang background ng ating pinaliguan kasi basta meron lang siya na pwedeng mapaliguan at comfortable ka na magsisi kasi walang aagaw kasi ang gumagamit yan sa CR na yan ako lang kayong asawa ko kasi may CR naman sa loob pero ayaw ko kasi para sa akin mas comfortable ako dyan sa labas. Para sa akin kasi walang madidisturbong tao kasi nasa labas. May CR naman, sabi nga ng amo ko, bakit daw sa labas ako naliligo, may CR naman doon, mayroong paliguan. Mas malaki yung paliguan, tapos yung sa toilet bowl talaga na maligo. Pero mas gusto ko ang yan, comfortable ako maligo dyan. Wala akong iisipin na may susunod sa akin. Lalo nga pag nag-CCR talaga ako, matagal kaya yan, comfortable ako dyan. Dyan ako nagamit. Mas maigi na yung solo mo yung ginagamit mo ng CCR kasi yung bang hindi ka nagmamadali. Woo! Ginaw! Ginaw talaga. Yan. Wala akong magawa. Kailangan kasi maaga ang dito ko kasi may pasok ako na alasin ko na maaga kaya maligo ako na mga 4:30 talaga ng madaling araw maliligo na ako ngayon. Para pagpasok ko doon sa pinagtrabahoan ko mahala na kung mapapawisan ako basta tapos na ako maligo. Kaysa mapawisan ka muna bago maligo, mahirap yan. Kaya bahala na ano. Bahala ng maginaw. Kasi pag uwi, ano lang naman ako doon, magluluto lang ng babaonin ng mga bata. Kasi yung mami nila nasa call center nagtrabaho, walang oras sa pagluluto. Kasi minsan yung duty niya, mayroong alas 4 ng madaling araw to hanggang 12 noon. Ano, 12 noon, minsan naman 12 noon tapos gabi, kaya yan. Ilang oras lang naman ako doon. Mula alas 5, alas 6, alas 7, alas 8. Pinakamatagal sa uwi ko ang alas 8 nito. Kasi pag na ano, ako nang laman na magtatansya ng pagtrabaho ko kasi pag pakiramdam ko na malapit na akong gugutom yun, hanggang doon lang ako. Pinagpalit ko lang ang araw ang pagtatrabaho na pagliligo. So, importante doon magluluto. Kaya kung tapos na magluto, siyempre, hugasan natin ang lahat ng kagamitan para ano, makamalinis. Tapos, magdagdag ako ng trabaho hanggang makaabot ako ng alas 8. So, minsan, ngayong araw, 2 CR, bukas, 2 kwarto, sa isang bukas naman, maglalaba, ganyan. Pinag-ikot-ikot ko lang ang pagtatrabaho para ano, hindi ko na kailangan na mag-solo ako na magpunta doon. Kaya, bye tubig na malamig, at ito naman ako sa tubig na mainit, nagkakapi ako pagkatapos maligo. Kapi naman kasi malamig eh, kaya atin namang lagyan ng mainit na tubig ang ating setian sa pamamagitan ng pag-coffee. Ayan, ang aking coffee dyan ay hindi yan Nescafe, hindi yan kung ano-ano, kundi mais. Mais ang kape ko dyan. Tapos, partner ng Malunggay Pandesal. Ayan, masarap yung Malunggay Pandesal. Ayan, madilim ang aking background kasi nga, ano na yan, sa oras na yan, mga 4:45 yata. 4:45 ng madaling araw. Kasi naligo ako ng 4:30. Kaya yan. Nagkakape muna bako magpunta doon. Para hindi madaling gutumin. Lagyan muna natin ng palaman ng ating tiyan kasama na ang tagatulak na mais na kape. Ayan. Bakit kaya no? Yung
yung madumi talaga ang tinapay namin dito sa Bohol, ano, kasi hinuhugasan sa kape. Sinasawsaw. Ano, walang matigas na tinapay sa mainit na kape. Ayan. Kasi medyo matigas na yan. Kasi ba naman, eh, nilagay ng asawa ko doon sa ref, eh, hindi ba naman maninigas yung malunggay pandesal. Kaya yan. Ibabad ko muna sa kape. Kaya yan ang kasabihan na walang matigas na tinapay sa mainit na kape. Ayan. Malunggay pandesal. Ang ginaw kaya. Minsan pa nga mayroong ganitong oras, na ganyang oras na alas 4 pa lang ng madaling araw, minsan may kikik dyan. Sabi, kikikik, sabi. May kikik dyan, may witch ba? Madilim ang aking paligid. Madilim ang aking paligid, dahil madaling araw pa yan. Yan, diba? Kasi madaling araw pa, kaya madilim ang aking paligid. At pagkatapos ng mga pi, siyempre magbibihis na. May oras pa naman ako. Pwede pa akong mag-chismis dyan sa harap ng camera ng aking cellphone. Kasi may oras pa. Karamihan kasi pag umaalis ako, minsan 10 to 5 o kaya 5 to 10, ganyan. Yan ang karamihan na alis ko. Basta importante sa loob ng laking mukha na yan sa likod ko, ah. Ang laki ng mukha sa likod ko. Yan. Hindi pa ako nakapagsuklay niyan. Hindi pa ako nakapagsuklay kasi mamaya na. Magkape muna. Yan. Nangangati na ang dalong ay. Nilalamig. Masarap din yung kape na mais. Mula nung nag-mais ako, hindi na ako laging nilalamig ang sikmura. Ayan. At kung bago lang kayo sa aking YouTube channel, paki-like, share, and subscribe. At paki-pindot na lang ng notification bell para updated ko kayo sa lahat ng aking mga bagong upload na video. Ayan. I love you all. Maraming salamat po. Shout out kay Prince Johan. At shout out din kay Lady Anderwi. At shout out sa lahat ng mga subscriber ko. Maraming salamat po sa inyong suporta. At sana hindi kayo magsawa sa kapanonood sa akin. Maraming salamat po. Bye!